Buhay! Ito ang Balitang Global. Middle East at Europe Edition. Ako po si Henry Awagadia. Ako naman po si Zen Hernandez. At indamin sa inyo ang pinakamaiinit na palita at serbisyo para sa mga kapamilya natin sa gitnang silangan at Europa. At narito ang ulo ng mga balita. Panibagong pag-atake sa Turkey, 4 ang patay, 5 sugatan sa pagsabog ng car bomb. The Guardian, British newspaper, binatikos ang anti-drugs war ni Pangulong Duterte. Ilan sa nakawing stranded sa Saudi workers na stranded na naman sa Maynila. Stranded OFW sa Riyadh, nagpaabot ng open letter kay Pangulong Bigong. Repatriation iginihit. Mga Pinoy sa Paris, nagpakain at namigay ng groceries at mga damit sa refugees at homeless. At tradisyon at talentong Pilipino, nagningning sa Kislap Festival sa Lebanon. Muling niyanig ng pagsabog ang Turkey sa panibagong pag-atake na ikinamatay ng 4 na katao. Tinukoy naman ng Turkish government ang suspect sa pamamaril sa isang tanyag ng nightclub sa Istanbul. Pinayuhan ng mga Pinoy na ibayo pang mag-ingat kaugnay ng pinakahuling kaguluhan. Mula po Istanbul, may balitang global si Weng, Timoteo. Patay ang 4 na katao at sugatan ng 5 pa sa panibagong pagsalakay sa western province ng Izmir, Turkey. Ayon sa Turkish police, dinetonate ng mga umatake ang isang car bomb sa isang checkpoint at binaril pa ang isang police. Pero napatay rin ang 2 sa kanila at nakatakas naman ang isa pa. Ayon kay Prime Minister Binali Yildirim, napigilan ng pulisya ang isang malaking pag-atake na pinaplano sana ng grupo. Samantala, tinukoy na ng Turkish government ang suspect sa pamamaril sa Istanbul na kumitil ng 39 katao at ikinasugat ng 70 na iba pa. May codename na Ebu Mohamed Horasani, nakatutubong Uyghur, ang suspect ay patuloy pa rin tinutugis. Mahigit 100 na ang inaresto, 4 na po rito ay hinihinalang kasapi ng ISIS. Nangangamba, nanlulumo, at napabuntong hininga ang Pangulo ng FILCOM Turkey sa sunod-sunod na terror attacks sa bansa. Kami dito sa Turkey, we are mourning. Dumutang ang balitang may Pinay na nadamay pero hindi kumpirmado. Kailangan po natin ituloy ang buhay at hinihingi po namin ang panalangin ninyong lahat na nawa po kaming mga Pilipino dito sa lugar na ito ay palaging ihingin nyo ng awa at tulong sa Panginoon. Pinayuhan ng mga leader ng Filipino community ang mga kababayan ng ibayong pag-iingat at nanawagan ng kapayapaan at pagkakaisa. Tumulong din po tayo sa mga taong nangangailangan, lalo na po mag-isa sa pagpapayo, na kagaya natin na, sige, mag-ingat kayo, huwag kayo pupunta sa ganon. Katulad nga na nangyari sa Reina Club sa Hortacoy, para maiwasan po natin yung ganon na may mga nasawi, so umiwas po tayo sa mga ganong puntahan muna. Magtulungan tayo as a community. Weng Timoteo, ABS-CBN News, Istanbul, Turkey.